Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Horas. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nasa Australia ngayon si Presumptive President Bongbong Marcos para magpahinga kasama ang kanyang pamilya. Binweltahan naman ang kanyang tagapagsalita ang mga Pilipino roon na napaulat na nagprotesta. Nakakahiya raw ang kanilang ginawa at hindi sumasalamin sa ugaling Pinoy. Samantala ay pinangalanan po ang dalawa pang inalok na maging miyembro ng gabinete ni Ginoong Marcos. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Kanina lumabas sa ulat ng isang Australian news agency na nasa Melbourne, Australia umano si Presumptive President Bongbong Marcos para samahang mag-enroll sa isang university ang anak na si Vincent. Batay rin sa ulat, ilang Pilipino rin ang nagprotesta sa harap ng apartment kung saan pinaniniwala ang tumutuloy si Marcos. Ayon sa kanyang tagapagsalita na si Attorney Vic Rodriguez, nasa Australia nga ngayon si Marcos para magpahinga kasamang kanyang pamilya. Binuweltahan naman ni Rodriguez ang mga nagrally. Nakakahiya. Bilang Pilipino, nakakahiya. Hindi ugali ng Pilipino hiyain at pahiyain ang kapwa niya Pilipino sa isang bansa na hindi naman Pilipinas. I think the best authority or person to say whether he is welcome or not are the Australian government, not fellow Filipino na nandoon lang dahil punong-puno ng puot at pait ang puso. Sinabi rin ni Rodriguez na tinawagan ngayong umaga ni Australian Prime Minister Scott Morrison si Marcos. Nakapag-usap na rin ang pinuno ng bansang Australia, His Excellency Prime Minister Morrison, at ang ating President-elect Bongbong Marcos, kung saan ay nagpahatid ng congratulatory message ang pinuno ng bansang Australia dahil sa integridad na naganap. Naganap sa ating halalan nung nakaraang Lunes. Kaugnay naman sa pahayag ni Presumptive Vice President Sara Duterte na posibleng mapaaga ang kanyang inauguration, sinabi ng kampo ni Marcos na hindi muna nila pinag-uusapan ang inauguration sa ngayon. Bagamat isa raw sa tinitingnang venue ay ang Quirino Grandstand. Hindi pa talaga napapag-usapan dahil nga ang desisyon at ang naging pasya ng transition team ng Malacanang sa pamumuno ni Executive Secretary Bingbong Medaldea ay antayin natin mabuksan yung Kongreso at simulan yung official canvas at formal na maproklama si President-elect Bongbong at si Vice President-elect Sara Duterte. Dalawang personalidad naman ang kinausap ni Marcos para maging miyembro ng kanyang gabinete. Si dating Labor Secretary Bienvenido Lagbes Marao ang gusto sana ni Marcos na mamuno sa Department of Labor and Employment. Si Lagbes mainagsilbi sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Joseph Estrada. Inalok naman ni Marcos kay dating Labor Undersecretary Toots Ople ang pagiging kalihim ng bagong tatag na Department of Migrant Workers. Si Ople ay nagsilbi sa ilalim ng Administrasyong Arroyo. Anak siya ni dating Senador Blas Ople na naging Labor Minister noong Marcos administration. Ayon kay Rodriguez, pinag-iisipan pa ng dalawa kung tatanggapin nila ang posisyon. Sila naman ay very warm yung pagtanggap. They were honored. But yun nga, when you're doing so well in the private sector and you're doing so well with your private practice, medyo challenging din na maimbita mo sa pamahalaan dahil sakripisyo yan. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Horas. Hiniling ng isang grupo sa Korte Suprema na pigilin ang National Board of Canvassers na bilangin ang mga boto ni Presumptive President Bongbong Marcos. Sabi nila, mulat-mula raw kasi ay hindi umano kwalipikadong kandidato si Marcos. Sabi naman ng kampo ni Marcos, naresolba na yan ng COMELEC at nagsalita na rin ang taong bayan. Samantala, ang Senado at Kamara na magsisilbing National Board of Canvassers, nakaumang nang simulan ang pagbibilang sa darating na Lunes. Yan ang tinutukan ni Leigh Alves. Sa Lunes, May 23, pagbukas ng sesyon ng Kongreso, uupo ang Senado at Kamara bilang National Board of Canvassers na siyang opisyal na magbibilang ng boto sa pagka-presidente at vice-presidente. Pero humihingi ng temporary restraining order ang isang grupo ng petitioners sa Korte Suprema para di bilangin ang mga botong nakuha ni dating Senador Bongbong Marcos.
Hinihiling kasi ng petitioners na baligtarin ng Korte Suprema at isantabi ang mga COMELEC resolution na nagbasura sa disqualification case laban kay Marcos at kanselahin ang certificate of candidacy niya. Ito ay may kinalaman sa di pagka-file ni Bongbong Marcos ng income tax return mula 1982 hanggang 1985. Kung ang Joint Houses of Congress ay magsisimula ng canvassing, tapos iproklama ang isang hindi karapat-dapat na maging presidente dahil sa una pa lang ay ineligible siya, dapat sa ngayon pa lang ito na ang gawing hakbang ng Supreme Court. Ito ang kahilingan namin, temporary restraining order. Ang petitioners ay mga kinatawan ng ilang human rights groups, pamilya ng political prisoners at ng mga biktima ng involuntary disappearance. Ayon sa tagapagsalita ni dating Senador Bongbong Marcos, naresolba na ng COMELEC ang isyong ito. I appeal to those who keep on pursuing this divisiveness. The people have spoken, the Filipino people have spoken, and an overwhelming majority has voted President-elect Bongbong Marcos and Vice President-elect Inday Sara Duterte into office as President and Vice President. And I appeal to you, instead of pushing for your agenda of animosity, tulungan ninyo lang na humuna kami na pagtuunan at gamitin natin ang ating limitadong oras araw-araw. We are all limited to 24 hours in a day. Allow us to be more productive and learn to respect the will of the Filipino people. Para kay Senate President Tito Soto, nagsalita na ang higit sa kalahati ng mga botante at ang ganitong mga hakbang ay makasisira lamang daw sa bansa. Naniniwala rin si Deputy Speaker Rufus Rodriguez na dapat ituloy ang canvassing na mandato ng Kongreso, maliban na lang kung pigilan ito ng Korte Suprema. Isang araw matapos ang eleksyon, pinagtibay ng COMELEC ang dismissal ng disqualification case laban kay Bongbong Marcos. We will await the decision of the Supreme Court on the matter. And again, COMELEC will always, always abide by any order, notice, or decision of the highest court of the land. Sa ilalim ng saligang batas, dapat magsagawa ng canvassing ang Kongreso sa loob ng 30 araw mula sa araw ng eleksyon at iproklama ang mga nanalo na uupo sa tanghali ng Hunyo at 30. Sa Lunes, May 23, magpapatawag ng joint session ng Kongreso para sa canvassing. Ang ballot boxes na naglalaman ng certificates of canvass at election returns na nasa pangangalaga ng Senado ay dadalhin sa Kamara. Sisimulan ng canvassing sa May 24 at inaasahang magtatapos sa May 27. Leigh Alves, Nakatuto, 24 oras. Tuloy-tuloy ang paghahanda ng COMELEC sa nakatakdang proklamasyon ng mga nanalong senador. Bukas po gaganapin yan ayon sa schedule. At ayon po sa National Board of Canvassers, malabo na raw na makaapekto sa mga ipoproklama pang 12 senador ang hinihintay na Certificate of Canvass mula sa lalawigan ng Lanao del Sur. Nakatutok live si Tina Panganiban Perez. Tina. Mike, narito ang top 12 senatorial candidates na nakatakdang iproklama ng National Board of Canvassers. Number 1, si Robin Padilla. Number 2, Loren Legarda. Number 3, Rafi Tulfo. 4, Win Gatchalian. 5, Cheese Escudero. 6, Mark Villar. 7, Alan Peter Cayetano. 8, Mig Zubiri. 9, Joel Villanueva. 10, JV Ejercito. 11, Risa Ontiveros. At 12, Jinggoy Estrada. Base ang top 12 sa canvassing ng 172 sa kabuang 173 certificates of canvass na tinanggap ng National Board of Canvassers. Ang COC lang ng Lanao del Sur ang hindi kasama, pero inutusan ng NBOC ang Lanao del Sur Provincial Board of Canvassers na magpadala ng canvass report. Iba ang canvass reports sa certificate of canvass. Mahigit 680,000 ang registered voters sa Lanao del Sur at mahigit 539,000 ang aktwal na bumoto, pero na lang sa nasa 14 na barangay na magsasagawa pa lang ng special elections. Pero malabo na raw ito makaapekto sa kung sino ang magiging panlabindalawang senador. Nasa 15 million na ang boto ng pang number 12 na si Estrada, mahigit 2 milyon ang lamang sa pang number 13 na si Jejomar Binay. Mas may epekto raw ito sa party list election kung saan dikit-dikit ang mga boto at kailangan makakuha ng 2% na kabuang party list votes para manalo. Yung difference ng iba 1,000 lang. Sobrang lalapit ng difference. Yung iba naman, yung nakukuhang boto, kung di ko nagkakamali,
mga 1.96, 1.98. So technically, pagka binasi namin doon, wala pa sila mapoproclaim. Ang party list na nakakuha ng pinakamaraming boto ay otomatikong makakakuha ng 3 upuan sa kamara, habang ang number 2, 2 upuan. May nakita ring discrepancy o pagkakaiba sa resulta sa ilang manual certificates of canvass at statements of votes, pero naresolba na ito ng NBOC. The rule is the SOVP, statement of votes by precinct, will have to be followed. Yun ang masusunod lagi doon, because the SOVP or SOV is the source document of the COC. Diyan yung makikita yung problema sa manual election. Siguro sa sobrang pagod ng mga teacher, sa sobrang pagod ng mga nasa post natin, nagkakamali sila ng pag-transfer. Lagi nagkakamali yung pagta-transfer ng result from the SOV papuntang COC kasi ang daming papel noon. Tuloy-tuloy naman ang paghahanda ng COMELEC para sa proklamasyon ng mga nanalong senador bukas ng alas 4 ng hapon. Nag-practice na ang COMELEC para sa paglakad ng ipoproklamang kandidato sa red carpet. Mahigpit din ang seguridad. Ang mga magbabantay sa labas ng PICC ay mga taga PNP at AFP, habang sa loob ay mga taga COMELEC. We have COMELEC Organic Security Force personnel that will be walking around with signages that says, silence please, please be seated, physical distancing please. Naabisuhan na rin ang kampo ng mga ipoproklamang senador at kanilang 5 kasama, nakasuot ang Pilipino ang isusuot at kailangan nilang magpakita ng vaccination card. Walang antigen test, walang RT-PCR test doon sa mga a-attend. What is important is meron lang silang vaccine cards. Kahit sa tanghali pa ng June 30, uupo ang mga ipoproklamang senador at party list, pwede na silang sumumpa agad sa tungkulin. So it may be possible that you have taken your oath now and then you will have another oath later. There is no prohibition that you will have several oaths. In fact, tomorrow after the proclamation of the 12 winning senatorial candidates, nobody can prevent them from taking an oath before even a commissioner of the commission election or before the chairman of the commission election. Hindi naman matutuloy ang nakatakdang proklamasyon sa Webes na ang mga party list na may guaranteed seats na sa Kamara. Hihintayin na lang muna kasi ng National Board of Canvassers ang resulta sa special election sa Lanao del Sur na idarao sa May 24. Magbabalik sa show ng NBOC sa May 25. Mike? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Humingi po ng paumanhin ang Cebu Pacific kay Vice President Lenny Robredo at sa publiko para sa walang basehang social media post ng isa nilang piloto tungkol sa bise. Sa kumalat na post, sinabi ng piloto na nagre-request daw si Robredo ng priority flights na naging dahilan umano ng diversion ng ibang flights sa NAIA noong nakaraang buwan. Ayon sa Cebu Pacific, umamin ang piloto na naging pabaya siya sa pag-post ng pawang haka-haka lamang. Meron daw mahigpit na social media policy ang Cebu Pacific at ang ganung post daw ay hindi dapat na-publish. Isinailalim na sa disciplinary review ang piloto alinsunod sa mga ilituntunin at pamantayan ng kumpanya. Dagdag ng airline, malaya ang mga profesional na aviator at mamamayan ng bansa na maghayag ng opinyon, pero dapat pa rin nila gawin ang kanilang trabaho nang may lubos na pangunawa at pag-iingat. Sabi naman ng CAAP, isa itong internal matter ng Cebu Pacific. Pinabulaanan ng kampo ni Vice President Lenny Robredo ang kumakalat sa social media na humiling siya na mag-priority landing sa NAIA para sa kanyang flight. Hindi raw ito nangyari at gawa-gawa lang. Nakaka-alarma raw na isang linggo matapos ang eleksyon ay tuloy-tuloy pa rin ang pagkalat sa social media ng maling impormasyon laban sa vice-presidente. Muling iginiit ni Robredo ang kanyang panata na gumawa ng mga hakbang laban sa disinformation at isulong ang makatotohanang talakayan. Napadasal na lang po ang ilang mga pasero sa isang eroplanong patungong Dumaguete nang biglang mabalot ng usok ang loob nito habang nasa himpapawid. Narito po ang pagtutok ni Emil Sumangi, eksklusibo. The plane just started to explode, we just bent down. Inirecord ng isa sa mga pasahero ang video na ito. Ilang sandali makaraang magsagawa ng tinatawag na precautionary landing ang eroplano ng Philippine Airlines sa runway ng Terminal 2 ng NAIA kahapon ng tanghali. There's a smoke there.
There is smoke. Nabalot ng puting usok ang aircraft cabin ayon sa kumuha ng video na si Matthew. Sa kanyang orasan, 1:54 p.m., lumipad ng kanilang eroplano mula sa NAIA Terminal 2 patungo sa ng Dumaguete City. Pero wala pa raw 10 minuto sa himpapawid. Bumalik ang eroplano sa NAIA nang magsimulang balutin ng usok ang loob nito. They didn't mention emergency landing pero they said in 2 minutes it will be landing again to NAIA po. Before takeoff, I heard a bang, loud bang. I thought normal sound po ang narinig. Pagkatapos po noon? That smoke situation po. The smoke happened. Ipinikit na lang daw niya ang kanyang mga mata. Saka na nalangin kasama ang iba pa. Parang pelikula ito. Like, the pilot said, the flight attendant said, bow down, cover your nose, cover your mouth. And then, it's like parang your heart is racing and we're all praying now. Sana, kung mag-land, safe natin lahat. I don't know what will happen if it will crash sa tubig or crash sa you know sa bundok. I don't know, but we were praying and praying so hard. Ilang minuto pa lumipas, naramdaman na raw niyang nakalapag na ang kanilang eroplano. Everybody clapped their hands. Thank God na everybody was safe. All of us were safe, even the pilots, the flight attendants. Salamat sa Panginoon na it was a miracle po. It was a miracle sa plane. Kinumpirma sa GMA News ni Shello Villaluna, tagapagsalita ng Philippine Airlines, na nakaranas nga ng technical problem ang PAL Flight PR2543 patungong Dumaguete City, kaya nagdesisyon ang flight crew na bumalik at mag-precautionary landing. Pero hindi na idinetalya ang dahilan kung bakit binalot ng usok ang aircraft cabin. Ligtas naman daw lahat ang 82 pasahero, 4 na crew members na kinabibilangan ng 2 piloto at 2 cabin crew. Sinagot din daw ng PAL ang hotel accommodation ng mga naabalang pasahero at inayos ang replacement flight nila pa Dumaguete. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 oras. Kinumpirma ng Department of Health na may 3 bagong kaso sa bansa ng mas nakakahawang Omicron subvariant na BA.2.12.1. Sabi ng Department of Health, may local transmission na pero wala pa naman daw community transmission o malawakang pagkalat ng naturang variant. Nakatutok si Joseph Morong. 3 bagong kaso pa ng mas nakakahawang Omicron subvariant BA.2.12.1 ang nakita sa Western Visayas. Isa ay fully vaccinated na balikbayan galing Amerika at 2 lokal na kaso. Isa ay fully vaccinated na habang biniverify pa kung bakunado ang isa pa. Biniverify rin kung na-isolate na sila at tapos na ang quarantine. Sabi nila, this is more transmissible. Sabi nila, pwede nitong i-escape ang immunity natin. At present, meron na po tayong 17 detected Omicron subvariant BA.2.12.1 sa ating bansa. 16 ay locally acquired at 2 dito sa 16 ay mula sa NCR, 12 mula sa Puerto Princesa at 2 mula sa Western Visayas region. Sabi ng Department of Health, o DOH, may local transmission na ng BA.2.12.1 sa Pilipinas. Pero wala pa raw community transmission o malawakang pagkalat ng BA.2.12.1. Pag sinabi natin local transmission, confined siya dun sa area, hindi pang malawakan. Compared to community transmission, huge clusters of infection to. Tapos hindi mo na makita yung link ng bawat isang kaso sa isa't isa. Umaasa ang DOH na dahil sa mga bakuna, hindi magkakaroon ng surge kahit pa may local transmission na ng mas nakakahawang Omicron subvariant BA.2.12.1. Pero ang problema, kumukupas ang dalang immunity ng mga bakuna kontra COVID-19. Sabi ng DOH, bumababa ng hanggang 50% ang immunity pagkalampas ng 3 buwan. Sa ngayon, mahigit 50 million ng mga Pilipinong fully vaccinated noong Disyembre ang dapat na magpa-first booster shot. Marami rin lampas 3 buwan na simula na magpa-booster shot. Nagkakaroon na tayo ng maraming movement sa community. Hindi nga ba mataas ang chance na mahawaan tayo ulit, lalo na kung may mga bagong variants na nai-introduce. So ito na yung nakikita nating brewing storm. Gusto ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion na palawakin ng sakop kung sino ang pwede magkaroon ng second booster shot o ika-4 na turok ng COVID-19 vaccine. Sa ngayon, tanging mga immunocompromised na mga individual, edad 18 pataas ang pinapayagan ng DOH.
sila yung mga sumasailalim sa cancer treatment. Nagpa-organ transplant, nagpa-stem cell transplant, may problema sa immunity at may HIV infection. Sabi ni Concepcion Sana Rao ay itulad na lamang sa guidelines ng Center for Disease Control ng Amerika na kasama na rin bibigyan ng fourth dose ang mga edad 50 pataas at mga immunocompromised na individual edad 12 pataas. Sa pulong ni Concepcion sa mga eksperto, sinabi ng mga ito na mababa ang mga kaso ng COVID, pero sabi ni Concepcion, there is always a threat, and that's why I'm saying habang nandito ang supply natin, ilan milyon ang bakuna natin dito, kunin na natin ang booster shot. May mga bakuna rin daw ang pribadong sektor na mag-expire na sa Hulyo at Agosto. Mas magandang magamit na raw ito bilang pananggalang hanggat maaga. The closure or moving to higher alert levels will be disastrous not for only the companies but for the government as well. Sabi ni Undersecretary Mirna Cabotaje, chairman ng National Vaccination Operations Center, hindi lamang sa CDC sa Amerika naghahambing ng karanasan sa fourth dose sa mga eksperto ng Pilipinas. Pero may nakahanda ng guidelines ang Health Technology Assessment Council o HTAC para mabigyan na ng fourth dose ang mga healthcare workers at mga senior citizen. Pero kulang pa ng requirement galing sa World Health Organization o WHO. Importante po ang first booster. The booster enhances the effectiveness of the vaccine. So kung may 3 months na po kayo from your primary dose, pwede na pong magpa-booster. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Inspirasyon, hindi lang sa kanyang pamilya kundi pati na rin sa iba pang mga kabataan, ang husay na ipinamalas ni Carlos Yulo sa ginaganap ngayong Southeast Asian Games. Narito ang pagtutok ni JP Soriano. Matapos humakot ng medalya sa nagaganap na 31st Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam, ang Pinoy gymnast at two-time world champion na si Carlos Yulo o Kaloy, ang kanyang ina na si Angelica na nasa Maynila, ang unang nakausap ni Kaloy. Kwento ni Angelica, sobrang proud daw siya sa nakuhang karangalan ng anak na 5 gintong medalya at 2 silver medals. Kinongratulate ko siya, no? Tapos nag-sorry siya. Sabi niya, ma, sorry, hindi ko na tupad yung 7 gold medal. Sabi niya, eto lang yung nakayanan ko. Then sinuot niya yung medal niya. Sabay-sabay nanood ang pamilya ni Kaloy sa kanyang mga laban sa SEA Games kung saan nagwagi si Yulo sa men's all-around, floor exercise, rings over, pati na rin sa vault at horizontal bar. Ang nakababatang kapatid ni Kaloy na isa ring atleta at nagsasanay sa gymnastics sa si Eldrew, bagaman kampante sa kakayahan ng kuya, napapapikit pa rin daw sa mahihirap at komplikadong parte ng kompetisyon. Hindi po, sabi ko, ayoko muna, ayoko muna. Pero nakaganyan ako. Ang kuya Kaloy daw ni Eldrew ang kanyang inspirasyon para maging isang international gymnast din balang araw. Mas magaling ka lang, mas pogi ako. Bilib ako sa'yo, idol. Ito na ang ikalawang SEA Games ni Kaloy at makakatanggap siya ng aabot sa 1.5 million pesos na cash incentives mula sa Philippine Sports Commission para sa mga gintong medalyang naiuwi niya para sa Pilipinas. Bago siya lumahok sa SEA Games sa Vietnam, kumpiyansa na raw si Kaloy na makakamit ang mga gold sa SEA Games dahil na-meet niya ang ginawang evaluation sa kanya ng kanyang mga trainer sa Japan. Gustuhin man daw mayakap ni Angelica ang anak, diretsong Japan si Kaloy para mag-training na sa Asian Championship sa Doha, Qatar na isang qualifying game para sa 2024 Paris Olympics. At sa taas na mga naabot ng anak, isa lang daw ang lagi niyang pinapaalala kay Kaloy. Panatilihing nakaapak yung mga paa sa lupa kasi syempre etong yung talent na yan, bigayan ni Lord. Sasabihin naman yan, lagi naman ma. Bukod kay Kaloy, humakot din ng medalya ang iba't ibang atleta sa SEA Games, kabilang na ang billiards legend na si Efren Bata Reyes na sa edad na 67 years old ay tiyak nang makakakuha ng bronze medal sa SEA Games para sa men's one cushion karom. Nakauwi na rin sa bansa ang artistic gymnastics team, national dance sports athletes, Philippine triathlon at duathlon team. JP Soriano, Nakatutok 24 Oras. At mga kapuso, patuloy po ang pagdami ng mga medalya ng Pilipinas sa ginaganap na 31st Southeast Asian Games. Sa ngayon, 114 na po ang medalya natin. 33 dyan, ginto.
Ayaw raw maghaka-haka ng kasalukuyang chairman ng Presidential Commission on Good Government kung ang nawawalang obra ni Picasso nga ba ang nahagip sa litrato nung bumisita si Presumptive President Bongbong Marcos sa kanyang ina. Aminado po ang PCGG, hindi madali ang paghahanap ng mga nawawalang obra. At nakatutok si Marie Zumali, exclusive. Sa kopya ng Return of Writ of Attachment na inisyu na Sandigan Bayan Special Division noong September 2014, nahawak ng Presidential Commission on Good Government o PCGG, makikita ang listahan ng 15 mamahaling painting na kinumpiska noon ng PCGG, NBI at Office of the Solicitor General o OSG mula sa tahanan ni dating First Lady Imelda Marcos sa San Juan City noong 2014. Kasama roon ang Reclining Woman the Sixth ng sikat na pintor na si Pablo Picasso. Nakasaad na ang hawak ng PCGG ay isang replika. Sa litratong ito na inilabas kamakailan ng kampo ni Presumptive President Bongbong Marcos kung saan dinalaw nila ng anak niya si Sandro ang dating unang ginang, makikitang nakasabit sa kanyang tahanan ang reclining woman art piece na ito ni Picasso. Tinanong namin sa PCGG kung posible bang ang nakasabit na artwork ay ang hinahanap na painting. I don't want to speculate, okay? The fact remains that we seized that painting in 2014. And it was reported as a replica in the sheriff's return. Will you take it upon yourselves to also check again on the house of the former first lady, considering that there's this evidence that might lead to you finding another missing painting? Will you do that, sir? That's an activity which should not be publicized because you're looking for something. That's why I said the implementation of whatever writ may be issued by the courts would no longer be effective because of the publicity and noise about it. You can do it discreetly if you want. No? So if you ask me whether we will do something to visit the place, etc., I'm sorry, we will not tell you what we are going to do. I'll just assure you that the PCGG is still committed to perform its mandate on recovery. Ayon sa PCGG, aabot sa 141 pa ang missing artwork na kanilang hinahagilap. Kinontrata na raw nila ang kilalang ahensyang Art Loss Register para tumulong sa paghahanap ng mga nawawalang mga painting. Pero aminado ang PCGG, hindi ito madali. Basically, it's not so successful, no? Because only maybe one or two pieces of artworks were recovered. There's one Picasso painting, no, which was recovered through the missing artwork, and that's the I think the one-head woman, which was worth $1 million. As in other recoveries, it will generate, you know, funds for the government. Kasalukuyan namang ino-authenticate pa raw ang mga na-recover ng mga artwork. Hindi raw ito madali lalo't marami rito ay mga 18th century old painting pa. Ayon sa PCGG, gaano man kahirap ay hindi raw sila titigil sa pagganap ng kanilang tungkulin. Katunayan, 3 mandato ang iniatas sa kanila nang sila'y buuin. Kabilang ang pagbawi sa mga umano'y ill-gotten wealth ng rehimeng Marcos. Imbestigahan ang mga umano'y graft cases laban sa iba pang mga opisyal at magpatupad ng mahakbang kontra graft and corruption. Sabi ni Agbayani, patuloy lang daw ang trabaho ng PCGG hanggang sa susunod administrasyon. As pronounced by our presumptive president, he stated that he will not abolish PCGG or initiate any move to that effect. He will strengthen the commission to perform the function of a permanent anti-corruption agency of the government. And nonetheless, I just assure you that the PCGG is not remiss in performing its task, no, in pursuing its mandate under the law. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Mike Enriquez. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.
Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.